Alis na po kami. Sika. Lilipat po sila mamaya sa doon sa Pajero. Kaya papunta na po kami ng sa tayo punta din. BRT Bulacan. Yeah. Ang kasama si Boss Mark. Ang aming ano, driver for today. Pero palit-palit kami mamaya. Grabe, pumiflex na kahit wala pang ano ah. Yeah, oh, si Une oh, first time mga sa ano. First time ba sa Bulacan, hindi? First time sa Bulacan, oh. Yo, let's go. Kamo pa yung tubig namin, bambayo ko si. Wow! Kaya ba yan? Blessing yan! Blessing! Opo! Hindi ko pa po alam paano nilililig ko. O yan! Mga ka-crossing, mga kaibigan, nandito kami sa Santa Maria, Bulacan. Malapit sa Philippine Arena. Yan. Naka-ready na kami. Mag-roll na kami. Oo. Second trail. Ako na si Kuya Sandel. Kuya Sandel. Tapos ikaw. Okay. Pajero. Dito sa Jesse. Tapos yung crosswind. Uli yung crosswind. Ayos. So dito namin sisimulan yung araw namin sa Santa Maria Bulacan, ano yung Philippine Arena. Kung kami ano nag-exit kagina sa toll gate. So ayan, mag-aalas 12 na pero konting tease lang. Ang plano doon na kami kakain sa pupuntahan namin sa DRT. Roll na, roll na tayo. Kasi okay. Tinangali na tayo eh. Okay. Bago kami makarating sa bayan ng DRT, ay dumaan muna kami sa bayan ng Santa Maria at sa bayan ng Norsagaray. Hindi pala ordinaryong lakbayin ang aming pupuntahan kasi sa bayan pa lang ng Santa Maria, may mga bulubundoking party na, lalo na nang malapit na kami sa Norsagaray. Siya nga pala, ang DRT ay tinatawag na The Last Frontier dito sa Bulacan. Kaunti lamang ang mga taong naglalakbay dito sa kabila ng napakaganda niyang natural environment. So huminto kami sa isang lugar na hindi ko alam kung ano to. Si Boss Russell. Ginagawa ang mga kalsada, zigzag. Pero nagtataka ako, bakit wala man lang kaming nakakasalubong na ibang sasakyan? Inisip ko na lang na baka nga wala pa naman talagang magagandang atraksyon sa bayan ng DRT. Pero siyempre, tuloy lang ang biyahe namin. Kasi nga, may napanood kaming vlog na maganda raw mag-trail dito. Yun ang gusto naming subukan. Ginagawa pa lang itong ano, yung kalsada. Zigzag siya. Maluwag naman. Kaya lang, may mga nakaharang pang mga pinaga, ano tawag dito, yung adobe. Mga nadurog na adobe. Nakaharap pa siya, kaya pag dumaan ka sa gilid, nasa gilid pa naman yung way ng sasakyan. Halikabok. Nakakatakot kung ano, kung medyo umuulan, hindi talaga pwede muna dito siguro. Pero pag natapos to, maganda to kasi maluwag eh. Maluwag yung kalsada. Pero aaminin ko sa inyo, kami po dito sa Autoruns, ang mga pinupuntahan naming lugar ay talagang first time lang namin pupuntahan. Kaya hindi po namin talaga alam kung ano ang maaabutan namin dito. Itong mga ito, kitang-kita naman na may portion na lupa, may portion na adobe. So yan, delikado yan. Pagka umuulan, pwedeng magumuho yan, pwedeng mag-landslide yan. Galing ko, ano, dami ko na namang alam yan. Pero yun talaga, kaya yan sa mga bundok, nire-riprap yan. Dapat may riprap para maging patibay. Minamali ako eh. Marami-rami naman ang mga naakyat kong bundok na ako ang nagmamaneho.
Pero ibang klase ito. Itong papunta sa DRT. Grabe, puro paakyat. At antindi, ang tatarik ng aakyatin mo. Kung mahina ang sasakyan mo, mahihirapan talaga. Kaya nga yun napanood namin vlog ni Jack. Naku po, puro FJ cruiser, patrol at mga magagandang sasakyan. Malalakas ang makina ang dinadala nila dito. Parang lalaban sa gyera ang mga dala naming sasakyan. Ha, biro lang. Siya nga pala. Ang DRT stands for Doña Remedios Trinidad, magulang ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, na tubong taga-Baliwag, Bulacan. Ito ang catch. Nasisiguro ko, nagaganda ang lugar na ito at madidevelop pa ito para sa mga turista. Dahil panahon na ni PBBM. Siyempre, pagagandahin ng presidente natin ang bayan ng Doña Remedios Trinidad na kanyang lola. Napakalinis ng lugar, luntian ng kapaligiran. Malamig ang klima dito. Tatlong bayan ng Bulacan ang nakapaligid sa DRT. Yun ay ang San Miguel, Angat at ang Norsagaray. At ang bundok ng DRT ay nakadugtong na sa bundok ng Sierra Madre. Noong 1977 ay naging ganap na isang bayan ang DRT. Ito ay binubuo ng 7 baryo, Pulong Sampalok, Kamachili na galing sa Angat, Kabayunan na galing sa Norsagaray, Talbak, Kamitsin at Kalawakan na galing naman sa bayan ng San Miguel. Hindi namin alam yung pupuntahan. Magtatanong muna si Kuya Jesse. So ang dala ko si Paji. Mataas na mataas yung lugar na pinuntahan namin. So dito, test ng skills din rin ng driver dahil sobrang taas kanina yung inaakit namin. Saka dapat talaga malakas ang makina ng sasakyan mo. So ngayon, si 4JA1 saka si 4D56, dalawang 4D56 to, kapag dalawang Pajero. Yung si 4x4 namin, 4JA1. 4JB1 naman yung kay Kuya Sandel. So ang may pinakamalakas na makina rito kay Kuya Sandel. Ayan, may pinagtanongan kami dito si Kuya. Ayan, maganda to. Ito yung thrill, ito yung thrilling moments dito, yung hindi mo alam yung pupuntahan mo eh. 'Di ba? Ayun yung thrilling moments dito, yung hindi natin alam yung pupuntahan, yung maliligaw tayo. Oo nga po, sir. Oo nga po. Kasi kung alam mo yung pupuntahan eh, parang yung dark na buko. Oh, yun yung buko. Diba? Nakakagawa po pala dito sa lugar na 'to. Parang nung umakyat tayo ng mata, bumata ako. Kasi mga kasama ko mga bata eh. So yan, moments tayo rito. Maganda 'yung lugar. Oh, ang taas namin. Ano kayang ano nito, ano? Ang taas na 'to. Ano 'to? Alam mo kung gaano kataas 'to? Oo. Taas eh. Ayun, pisang ko. Ano yan? Ano nga ba, pinsan? It's complicated ba? Ayan, yung pinsan ko. 1,022 feet? Meters. Meters ba? Ang taas na yun. Oo, so ito check ko lang maigi. Eh, ito, mountaineers itong ano na to, itong pinsan ko na to eh. Kaya alam niya yung ano, yung relos niya, oh, mamahalin yan. Nasa Kabayunan na kami, dating barangay na sakop ng Norsagaray. Pure. Ano? Ano? Ah, pasa na lipad ko. Hige. Gagawa niyan. Hindi gagawa na siya na naman nasaraan. Saan eh? Kasi kaso, nagpe-flexo dapat tinanggal na yung roll bar ding. Kaso walang paglalagyan. Okay lang. Doon sa iba po niya. Kapag nagbawas tayo dito.
ng kabayunan na aming pinanggalingan. Kailangan namin bumaba dito naman sa Sapang Linaw kung saan hahanapin namin yung sinasabi ni Jack na 24 rivers. Ang taas ng mga ano, no? Masyadong tirik yung pababa, no? Inaalala ko kung dan tayo babalik mamaya, may rapang makina. Kanina, halos sa hindi nagalit yung makina ko. Ito lang talagang ano, baka sumayad yung, ingatan na lang natin, baka sumayad yung differential. Kasi masyado nang malalim yung ano eh, yung dinadaanan ng gulong. Kaya dapat dito, daan-daan talaga, hindi pwedeng biglain. Napasok namin ang daan, papunta sa 24 reverse. Masikip at malalim ang mga hukay na dinadaanan ng mga gulong. Tuyong-tuyo ang kalsada na dadaanan namin. Kaya si Sargento medyo frustrated kasi gusto niya magtampisaw sa putik. Hindi man lang tuloy namin nasubukan kung paano babalentong itong si 4x4 at ang 4x2 ni Kuya Sandel. Pero ang hindi magandang kalsada at ang baba-taas na mga inaakyat namin, hindi ordinaryo. Kaya naman, nasubukan din namin ang lakas ng mga dala naming mga sasakyan. Videoan natin. Tawid kami. Itong si Paji ko, original na 4x4. Maliit, 3 doors lang to, pero 4D56 ang makina. Malakas naman at turbo pa. Kaya kayang-kaya kung mga ganitong akyatin lang ang ipapasubok mo sa kanya. Roar! Lakas ng loob. Tight talaga. Masyadong tight yung kalye. So kung maliit na sasakyan na 4x4, mahirapan. Dapat talaga dito malalaki ang gulong. Ito naman 4x4 ni Kuya Russell. Subok naman talaga ang harapan nito. Ang pang-ilalim nito sa harapan ay LN106, Toyota. At ang panglikod naman, Pajero, LSD pa. Alas 4 na ng hapon. Malayo pa pala ang hinahanap namin. Patrang daw tayo, sabi ni Tito JC. Negative daw dito pagdating. Uy, si Kuya Sandel naman. In-enjoy niya kung paano bumalentong. Buti na lang, malakas talaga yung aming 4x2. So wala namang nangyari. Kaya ayan, tignan nyo kung paano niya pinababalentong ang kanyang sasakyan. Ibang-iba ang galaw ng aming 4x4 dito sa 4x2 ni Kuya Sandel. Eh kasi nga, naka 4 links kami. Kay Pajero naman, baliwala lang yung ganitong mga dadaanan. Kasi nga, siguro ko ako ang tatanungin nyo, depende na yan kung ano ang gulong na gamit mo. Si Pajero kasi, medyo mamahalin ang gamit namin dito. Thailand lang din naman ang made, pero mahal siya. Iba ang presyo niya. Saka hindi lang yun. Sabi nila, guwapo daw yung driver. Sige nga po, tignan nyo. Dumudulas na yung gulong niya. Hindi, kulas ang abig eh. Opo. Sabi ni Tito Jesse, negative daw dito. Mahirap daw gabihin dito. Paano gagawin natin? Balik na tayo. Gano'ng kalayo pa kaya tayo? Eh, isang oras daw, mahigit. Based dun sa vlog na napanood namin, sir, mga isang oras mahigit. Delikado nga tayo rito. So, ikot na tayo, dun na lang, dun sa kanina. Doon na lang. Magmaneobra muna ako dito. Hindi na namin itinuloy ang pagpunta doon sa aming destination. Kasi nga, tulad ng mga dating nangyayari sa amin, kinukulang kami sa oras dahil hapon na. Sa totoo lang, paggabi na pala dahil 4:30 na yun ang hapon. Dadagdagan mo pa ng isang oras at kalahati, aabuti na siguro kami bago mag-alas 6. Napakadelikado. So ito muna ang lugar namin ngayong gabi.
itong mga cottage namin, nandun ang lutuan. Ayan pang isang cottage. Ayan kami maliligo mamaya. Ayan, maganda yung lugar. Oh, dito kami mamaya, mamimitas kami. Ang daming bunga ng mga punong kahoy dito. Ayan na. Ay, ito yung pinagmamalaking pansit, oh. Ayan naman. Ibig sabihin pala, para mga Bulakenyo pala talaga tayo, Bulakenyo tayo. Saka hinaluan ng Bicolano. Oh, alin na kayo? Meron mo ng pika-pika dito. Nakuli mo na yung buong camp. Yung palipas dito muna. Habang kumakain sila, kinuhanan ko lang ang aming paligid. Kasi naman, itong si Kapitana ay pinangakuan kami na pwede kaming maglagay ng headquarter ng Marangal Royal Eagles dito sa kanyang lugar. Ayan, yeah, mga kapatid, nandito na kami sa DRT. Hindi na naman kami nakapunta doon sa talagang pupuntahan namin dahil isang oras at kalahati pa mula rito. Kaya alas 4 na naman ng hapon. Hindi na naman kami nakaalis ng maaga. Kaya buti na lang dito kay Kapitana, pinaganda kami ng mga kakain. Ayan yung lugar ni Kapitana dito. Hindi po nasira. Pangalanan natin ang Kapitana Camp ito. Oo, oh, Kapitana Camp. Oo. El Kapitana. El Kapitana Camp. Luto sana ako ng chicken wings. Kulang na oras sa pagluluto. Oh, kung gabi na maluluto. Sino Jessie? Sarap ng ulam ng luto. Yan, nagkakainan ah. Tapos hanggang mamayang gabi, gusto namin bumiyahin ng madilim para naman may thrill. Yan. Oh, Sarento, nabusog tayo eh, no? Busog kami ni Sarento. So, ang mangyayari po dito sa lugar na to, gagawin na naming headquarters ng Marangal Royal Eagles. Di ba, Isan? Yes. Oh, magdo-donate na kami dito ng solar panel ang Marangal Royal Eagles, sabi ni Pres. So, pag malakas ang ulan, yung area na yun, no, yung pinaka-parang pool na yan, napupuno ng tubig yan. Ngayon, kahit hindi naman malakas ang ulan, napupuno din yan. Kaya lang, pinalabas nila yung tubig dito kasi lilinisin na yung area. So, para siyang swimming pool, pero running water to. Masama-isa pa. Mga kapatid, hindi yan naliligo. Yung pinakabata, nasa gitna, ayun, no, pinagtitripan. Yung anak ni Kuya Sandel, pinagtitripan. Marami kasing dalag dito. Lilimasin nila yan para makahuli ng dalag. Maliligo kayong dalawa. Pagkawin na lang niya ako dyan. Nagbadya ang hindi magandang panahon. Kumulog ng kumulog. Kaya nagpasya na kaming wag na magpagabi. Baka kasi abutan kami ng mga landslide or kung ano pang magiging problema sa aming mga paglalakbay. Talagang mataas lang yung mga akyatin dito. Kung mahina ang sasakyan mo, hindi kakayanin. Nagkataon lang hindi maulan kaya mababa yung tubig. Gapangin mo na yan sa primera. Ito yung sobrang taas na akyatin. Rough road pa. Kaya hindi pwede talagang magpapagabi kami dito dahil baka kami ay masiraan. Isa't kalahating kilometro yung akyatin na ito. Tuloy-tuloy. Kaya naman, mahihirapan talaga ang dalamong sasakyan. Pero itong biyahe namin na ito, talagang pinaghandaan namin. Mula sa aming mga gulong, sa mga makina, sa mga pangilalim, talagang siniguro namin na kakayanin ng aming mga dalang sasakyan ang trail na aming gagawin. Ayun, wala mo yung sandal. Unahin lang muna natin para in case magkaroon siya ng abirya, hindi niya ako babanggain kung sakaling ano. Kulong-kulong lang yata ate. Matarik yung paakyat
at yung sementadong kalsada, kasyang-kasya lang ang apat na gulong mo. Pag nagkamali ka, mahuhulog ka talaga. Ari ko. Dapat duelo, dapat lagyan ng konting power. Galitin mo makina. Hindi ka pwede magdahan-dahan dito. Yung bigay nung primera mo, ubusin mo yun. Sandel, medyo gumapang kanina. Ubusin mo yung primera mo dito. 3,000 RPM, kung kaya, sige. Ano? Paso. Medyo naiwan si Kuya Jesse. Mabagal lang ang pag-akyat niya. Kasi naman, eh dahil nga sa 4x4 siya, ginamit niya yung option ng 4x4 na 4-low. Talagang malakas yun. Yun nga lang, hindi siya makakapagmabili sa kanyang pagtakbo. Kasi kadikit ko lang kanina eh. Tingin, tingin, tingin. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Go, go. Dito na, dito na. Expected na namin na may mga akyatin sa bundok na aming pupuntahan. Ang hindi lang namin inaasahan ay napakahaba pala ng mga akyatin na ito at napakatatarik pa. Kaya naman, bago pa namin ituloy ang planong ito, ay nagpa-overhaul na kami ng aming mga radiators. Maging si Sandel ay nagpalit ng 3 rows na aluminum radiators upang maiwasan ang pag-overheat ng kanyang makina. Pababa. So nakita nyo kanina, paakyat si Sandel, bumababa na yung RPM niya eh. Pagdating mo sa bandang itaas at bumaba RPM mo, mamamatay yung makina mo. Dapat pipiga ka na nun. Diba? Pag namatayan ka doon sa ganung paakyat, delikado yun. Mawawalan ka ng preno, hihina preno mo. Aatras yan. Mahihirapan ka umaba. Kaya yung mga nasusundan niya, namatayan, siyempre, humina na yung RPM niya. So pag ganun paakyat, ipigayin nyo na yan. Wait lang. Stop muna kayo. Itid po kami, sobrang tarik. Hindi mo pa pwede na. So yun, matarik daw. Kaya isa-isa muna. Grabe naman yan! Okay, yun, matras na. Hop! Uy! Uy, magkalso na kayo! Hindi pwedeng ganyan! Baba muna yung iba, magkakalso! Pag hindi kaya, baba ang tao! Bawas tao! Bawas tao! Baba daw muna, bawas tao! Tarik!
Grabe, matarik nga. Pero ang totoo, nadali pala kami ni Boss Russell. Kasi pinababa niya lang talaga lahat ng mga sakay niya dahil maglilibre pala siya doon sa Antipolo sa Only Wings para marami sila talagang makain. Grabe oh. Headquarters, proceed na. Pero malayo pa, nasa hanggang pa lang kami. May Antipolo kami pupunta eh. So, yun muna. Makeover. Siyempre, pagkatapos ng aming trail doon sa Bulacan, kain muna kami dito. Andy Wings. Ayan, tulad ng ipinangako ni Boss Russell, magpapakain siya sa Hippers Bar and Resto. Puro Only Wings. Masarap naman talaga. Kaya naman, marami silang nakain. Sa totoo lang, busog na busog ang mga tao namin. Gusto pa nilang bumalik sa mga susunod na araw. Sandel, kailan ka magbebenta ng mga camping accessories? Ha? Malaman natin. Isasama ko na dito sa vlog ko. Ha? Kailan mo gagawin yung plano mo? Magbebenta na yung sound system ng Crosswind. Ah, bebenta mo. Ang bigat eh. Kaya nga. Hindi practical sa ano eh. Oh. Kapag titrail eh. So, talaga dapat trailing materials na alaman ng likod mo. Gardo! Ayan, si Gardo. si Gardo. Ayun na, may luto na palang hotdog. Si Bengby. Oh. O, hindi, kangina, nagluluto ka lang. Ba't ngayon kumakain ka na? Wait time.